Ayan! We are finally live! Hello, hello, hello! So, mag-intayin muna tayo ng counting viewers lang para malaman natin kung ano po ang pulso ng madla. Wala pa pala tayong viewers. It's okay! Hello, everyone! So, if you are re-watching or replaying this video, hello, welcome! This is Kat, you're in my channel, and of course, I have here a very, very special guest, wow, co-host for this month, and talagang ano to, biglaan lang to, like mga 2 to 3 weeks ago, sinabihan ko lang siya na, tara, let's do a live show about this book. Ayan, so may mga pumapasok ng comments, I think we are totally live na. Ayan, may mga comments na tayo, hello Cha, hello Gerald, hello Lian. Hi, Jekko. Jekko is my cousin. So, meron daw siya ng live, sabi niya. Hello. Yan. Perfect. Kasi we're gonna talk about middle grade. And he's like in grade 7, I think. Yung cousin ko. Ayan! Ayan. Meron na mga tayong viewers. So, first, again, I have here my co-host. Ina, would you like to introduce first yourself before anything else? Hello. Hey, everyone. I'm Ina. From Ina the Mood Reader, ano ba, yun lang naman, hello. una sa lahat, of course, thank you so much, Kat, for inviting me. I've always watched all the live shows for In Cosmic Dream, so ang saya lang that, yay, andito na ako, mom, I made it. I'm really happy kasi I did not really read many middle grade books, but because of this book, la, meron ako mga na-discover na new books. Wow. And this one, pinaka parang sakto to talk about a Filipino book. Super excited about this. And yes, hopefully maraming ma-excite. And yun lang, I think Kat's, Kat would share my socials below. So, see you there sometime. Yes, yes. Alright, so yung YouTube link at saka blog link ni Ina ay nasa description box. In case hindi nyo pa siya pina-follow, pero that's impossible, you know. We already know Ina the Madrider. So, again, thank you, Ina, for agreeing to this. So, one of the reasons also I invited her is because nakita ko talaga na she's been really exploring on middle grades in the past few months. And na-excite talaga ako, especially yung nag-recommend ka ng middle grade March recommendations mm-hmm. po in the past video. So yeah, anyway, check her out. The link is in the description box. But before we go into our discussion about this book, this is a very early announcement already in case hindi makarating mamaya, hindi na kayo makaabot sa dulo. The book club pick for May for In Cosmic Dreams is gonna be Brother's Keeper by Julie Lee. Ayan, nawala. Oh my gosh! Yes! That's why I keep on saying to you sa parang sa videos mo, ito parang dalawang beses ko niya itong kinoment na, oh my god, yung ano, nasa TBR ko yung Brother's Keeper. So, it's gonna be Brother's Keeper by Julie Lee. It's a Korean middle grade historical fiction as far as I know. And this is in collaboration. Wow, well, in collaboration. Kala mo talaga brand talaga sila, oh. In collaboration with Treehouse. So, for next month, which is May, isa lang yung live show ng In Cosmic Dreams tsaka ng Treehouse sa channel ko. So, that's gonna be on my channel because historical fiction. So, bali pala sa May, dalawa pala yung live show ng Treehouse. Sorry, ha, nag-plug na rin muna ako bago lahat. Dalawa yung ano yung live show ng Treehouse sa May. May 9 is for The Dragon of Jin Sayang by K.S. Villal. So, it's gonna be on Gerald's channel. Tapos, end of May naman sa channel ko for Brother's Keeper. So, I hope everyone could also join us there. That's gonna be exciting. So, yeah. Ang dami ko na rin good reviews about this book. So, I'm super, super excited. And I also know that Ina loved it so much. So, yeah. I'm so excited. Is it like super easy to read? Madali lang basahin yung Brother's Keeper. I mean, yung pacing niya, ganyan. Yeah, pero medyo heavy kasi yung themes nito since ano siya set sa NWAR. So, mm-mm. Good luck. And actually, I'm very nervous kasi hindi ko alam kung ano masasabi niyo about it. Eh. Kasi syempre, we have different tastes. Tapos, I know sometimes mahirap talaga mag-pick up ng book. Kaso kasi, di ba, sometimes tayo, when we read from audio, iba yung dating. Mm-hmm. Parang mas nasasakyan mm-hmm. mo yung flow. And I read mm-hmm. this through audio. So, for mm-hmm. me, yun ang paganda ng story. Kaya, gumanda yung story. And, ewan ko, for mm-hmm. me talaga, it works kasi
historically, medyo na-interest ako with it. Mm-hmm. And I know you love Korea. So, medyo pag curious ka about North and South Korea, maganda yung read from. Yeah. So, I hope you enjoy Three Hoes. I'll watch it. Oh my God, I'm so excited for that. So, yun, I hope that you pick it up. Sorry, yung audiobook available sa Scrib. Yeah. Okay. Okay, noted. Thank you for that tip. Anyway, so, let's now move on to our book for the evening, for the month. It's gonna be Sugar and Spite by Gail D. Villanueva. And I'm just really so excited about this book. I can't stop gushing about it. But before we dive into whatnots, Ina, would you like to explain first what the whole book is all about? Synopsis, overview, etc. Go, go, go. Okay, so Sugar and Spite is a middle grade book focusing on two young Filipino girls. So we have Jolina and Claudine, and if you're a Filipino, dun palang kuha ka na. Kasi Jolina and Claudine, like 90s kids like me and Kat, I'm sure you can relate. Diba? And yun. So actually, Jolina is a new girl na lumipas sa probinsya. So dun palang she's feeling alone. Medyo parang nag-a-adjust siya, of course, sa changes ng life niya. And then, fantasy part of this book kasi hindi naman sa super fantasy pero it has elements of magic since si Jolina is apo siya ng albularyo and parang siya yung magtutuloy nung line ng kanilang family. So, medyo trainee siya. So, part din nun is yung kaba niya if she's gonna be a good one. And medyo because she's still a trainee, medyo naging impulsive in trying out magic. And medyo yung magic factor na yun mag-relate in bully in her life. Na medyo ma-out of control si Jolina. And Claudine the bully in her life. Doon natin makikita yung right application of magic in a way and how it can affect a person's life. Medyo doon umiikot yung story. Hindi ko siya makwento yung non-spoilery version, pero yun. Yun yung pinaka-date niya. Merong magic, bullying, family, merong parang coming of age din as she grows up and understands yung mga responsibility niya in life. Yun siya. Yeah. I think that's perfect. Yes. Okay, sorry. Andito na sila, Kat, si Sai, si Hara. Tapos, hello, si Kat, happy birthday to Jolina. Si Sai ang nagsabi sa akin na birthday ni Jolina sa book today. Tama ba ako? Tama ba? April 25. Parang, parang siya nagsabi sa akin. Nakalimutan ko na eh. Nakalimutan ko talaga. Sabi ni Sai last time. Yeah, so yun. Nakalimutan ko na birthday nga pala ni Jolina. Grabe, happy birthday to Jolina. Happy birthday, Jolina. Parang tinadyan natin i-celebrate yung birthday niya na pag-usapan natin siya today. True, true. Anyway, so that's a perfect, I think that's a perfect overview of the book. So, yung magic na pinag-uusapan kasi dito, it's not like the magic that we know of. Like, magic because di ba marami tayong beliefs sa Philippines na yung mga paniniwala ng mga energy na nakukuha natin from our body o kaya from the nature, mga ganun. Later siguro we're gonna dive into that more deeper, or I mean deeper. Pero right now, we would like to know kung nabasa nyo ba. Because kami ni Ina, we both received e-arc of this book, thankfully. But then it was also out na last 20th yata, April 20th. So, out na siya ng 20th, kaya hindi ko alam kung nabasa na ba nung iba. But, I just wanna know, we just would like to know kung nabasa nyo na. So, if you have read this book, can you please put like the heart, pink heart dyan sa chat? And kapag hindi, blue heart. Kasi ang colors nito is pink and blue, diba? Ang fun ng kulay, sobra. Actually, yung mga covers ni Gail D. Villanueva, ang gaganda ng pang middle grade talaga. Ayan, sige. Antay tayo ng comments. Pink na heart. Kahit hindi yung pink na heart na yan, yung sa pink, kaya niya na yan. Tapos blue kapag hindi pa. Para lang alam namin kung anong extent ng spoil namin sa inyo. Oo, kasi baka mawala yung impact ng story. True, true. Mm-mm.
Kasi pero parang, sa totoo lang, mami, yung cover talaga, rin yung isa sa mga nakahatak sa akin na basahin ko. I think parang may isang nag-live show, nag-guest si Gail, si Rin, saka si Kay. I think si Shelia and si Kate yun, I forgot already. Ah, before? Oo, tapos pinuwento niya na may book siyang coming out, pinakita niya. Tapos doon palang inanok na, sinulat ko siya because of the cover. Ang ganda ka. Ang ganda, di ba? Parang Exciting tuloy. Kung bata ako talagang papabili ako, yung ganun. Kasi bright. Ang ganda ng kulay. Tapos nagtataka pa ako bakit siya, parang bakit pinipitch na merong Yema. Di ba ito yung pinopromote ni Gail? Tapos naintindihan ko binasa ko yung libro, pero hindi na namin sasabihin sa inyo kung bakit. Basta nag-gets ko siya yung binasa ko yung libro. Anyway, ayan. So meron tayong dalawang nakabasa, si Kath at si Sai. Si Gerald, di pa niya ito nabasa, pero gusto daw niya. Hopefully soon mabasa mo, Momsh. It's a really good book. Anyway, sige, pwede habang naghihintay tayo dyan sa comment section kung sino lang nakabasa at hindi. Let's answer some questions first. Like, general thoughts lang about what are our expectations going into this book. This is my second book by Gail D. Villanueva. This is Ina's first. Hindi pa pala niya nabasa yung My Fate According to the Butterfly. Ano ba yan? Don't take me, guys. Ayan. So, second book ko na to. Siguro una na ako para si Ina na yung mamaya. Expectations because, yun nga, I've already read My Fate According to the Butterfly. And if you have been watching In Cosmic Dreams live show, alam nyo na na yun yung first ever book ko for In Cosmic Dreams. I had Kate back then. Siya yung aking guest nun. And I really loved it. Like, in a way na I wasn't expecting that a middle grade book would actually tackle social and political issues. Yun yung impression and also like the overall thoughts ko sa My Fate According to the Butterfly. So going to this book, yun yung medyo in-expect ko. Yung parang, okay, heavy theme. Yung parang heavy themes pala si Gail. So ano pala siya, tawag dito, talagang maglalagay siya ng commentaries about socio-political issues. Yun yung unang pumasok talaga sa isip ko. And that's why I'm really, really excited about it. So, yun, that's my expectation. I was expecting something that is also deeper and important topics and social and political commentaries. I was expecting also like characters na very well-rounded, parang katulad nung ni Sabina sa book na first na nabasa ko sa kanya. So, that's the overall expectation. So, later, sabihin ko sa inyo kung na-disappoint ako or hindi. Ay, medyo ba? May mga ganun. So, siguro mamaya, ano namin, kung yung expectations ba yun is na-meet or hindi. But first, si Ina muna, ano yung expectations mo before reading this book? Ayan. So, ako naman sa akin kasi I do know that she has My Fate According to the Butterfly out. Pero talagang niset ko yun for my weekathon. Hindi ako sure kung may weekathon pa, pero hopefully naman siguro we have weekathon this year. Plano ko talaga siya basahin for that. Kaya I don't have really any expectations about Gail's work in terms dun sa themes na tinatouch niya, kagaya ni Kat. So, ako lang, because I attended a live show where she talked about this book, yung expectations ko related lang doon. I'm sure some people na nanonood ngayon, nandun rin noon, nung nag-guest sila. And ang hopes ko lang when I pick this book up is to get, you know, my parang Filipino culture dive in na representation. Tapos marami kasi siyang binanggit na names ng characters. So yun talaga yun ako na-excite, parang to find little tidbits ng Filipino culture in the book. Kasi hindi ako talaga mahilig magbasa ng synopsis before reading. So talagang, para sa akin, minsan talaga mas maganda pumasok into a book blindly. Mm-hmm. Para mas na-excite ka. At grabe, talaga naman. Na-excite ka naman talaga. Not to spoil anyone, but grabe lang naman yung ginawa nitong book na to sa akin. So, grabe talaga. Pero, yun lang guys, din yung okay doon. Pero actually, kahit basahin mo yung synopsis, hindi po, magagulat ka pa rin. Magagulat ka pa rin sa story nito. So, my expectations really were just to have fun. Kasi it looks fun based on the cover. And yun nga, parang naramdam ko the way Gail talked about it is that like
how she writes, talagang magpapasok siya ng themes of Filipino culture sa book. Yun ang expectation. Yeah. Parang feeling mo, I think marami sa atin nakapanood ng Life. Parang feeling mo, sobrang interesting ng book, ng pinitch ni Gail during that time. So anyway, sabi ni Sai, sabi niya, he can relate daw kasi saving Filipino books for Weekathon. And to answer your question, we have Weekathon this year. It's not yet announced by Kate, pero we can confirm that meron. We can confirm na meron. Ayun. Hello, John, from Bookstagram. Si John ito. Wonder with John. Sabi ni Kat, akala ko light read lang. Actually, akala din namin light read lang. Hindi ko in-expect kumiyak. Bastos, nakakainis. Anyway, so, yeah, basically, because it's a middle grade, usually naman kasi sa middle grade, sa totoo lang, mami, ha, pag middle grade, I don't find that, like, the plot itself is very spoilery. Parang para sa akin kasi pagka middle grade, yung structure ng plot is kind of common or usual. Yung parang hindi na ako masyadong nasusurprise with like the elements every now and then. Pero dahil dito sa book na to, wala talaga ako expectations na iiyak ako. Hindi ko in-expect na iiyak ako. So parang yun yung pinaka-shock shock factor sa akin. I think si Kat, umiyak siya eh. Parang nabasa ko yung review niya. I think umiyak siya. kasi nabasa na pala niya. Umiyak din. Yeah, yeah. Oh my gosh. Nakakaiyak. Okay. Mamaya na si spoiler report. Gusto ko siya pag-usapan very later on. Alright. Next question would be, how did you find the writing style and do you think it's appropriate for middle grades? So, medyo madali nang sagutan. Medyo madali naman. Ayun. Ikaw, mami. Kamusta yung writing style? The first book mo ni Gail. Oh, how is it in do you think it's appropriate for middle grade? So for me talagang pasok yung story very appropriate ha, for young readers. Very light lang, hindi ka malulunod sa like terms and very simple yung writing style. Pero hindi yung simple in a way na mabobore ka. Parang very immersive naman ka. And I actually after reading the book, nagbasa talaga ako ng review on Goodreads, especially for non-Filipino readers. And I'm so happy na para sa kanila, hindi sila nalunod sa Filipino-ness of the book. Meron pang nag-thankful sila because, actually guys, kung mga di pa nakakabasa, talagang unapologetic si Gail na nag-Tagalog sa book many times. Tapos parang sometimes in context na lang tinatanggit, sometimes there's a translation. Pero ewan din namin sa finished copies how it would look. Pero para sa akin, very appropriate siya sa ganung age. So, pwede siyang iregalo sa mga young readers, mga people you want to excite on reading, on being interested in being a bookworm. Tapos, for me naman, personally, as an adult, kasi meron ako mga napipick up ng middle grade books that bore me. Na parang sobrang pang bata na to na hindi ka na makaka-relate. But this one, sucks ko lang yung balance niya. And meron din siyang lesson for adults eh. So, yun yung maganda din sa book, sa writing style ni Gia. True, true. Ikaw kasi second, ano mo na eh. Yeah. I talked about this with Sai din, at saka kay Ina na nagulat ako how light it is compared to My Fate According to the Butterfly. Kasi nga, as I've said, medyo yung expectations ko coming from the point of view of someone who have read that book in 2020. So, medyo nagulat lang ako how light it is at this point. So, parang sabi ko, oh, okay. Pero, meron pa rin siya yung parang, alam mo na, ah, okay, si Gail yung sumulat nito. Parang may ganun siyang vibe or may tone siya na ganun. And I kept on saying it before that I really appreciate her writing style because it's just really perfect for middle grade, especially for Filipino middle grade. Hindi siya yung madaming metaphors, hindi siya yung maraming palabok na parang hindi magigets ng mga Filipino middle grade. So parang para sa akin, it's appropriate also not just for middle grades but for Filipino middle grades. I love how simple it is but at the same time, tama si Ina, it doesn't really bore me. Parang alam mo yung simple siya pero may dating yung bawat paragraph or bawat sentence. Ganon. Ganon yung dating niya sa akin. And also, yun pala, nakalimutan ko rin sabihin na
ang galing kasi bigla-bigla na lang nagtatagalog yung, alam niyo, out of nowhere, bigla may nagtatagalog na parang ang sarap pakinggan, o ayan, sarap basahin. I also pala listen to this one in audiobook. Medyo simultaneous yung ginawa ko kasi nahirapan ako sa ER. So, medyo simultaneous yung ginawa ko. So, yun. Nung pinapakinggan ko siya sa audiobook, nagugulat na lang ako bigla may nagtatagalog. Sabi ko, wow, ang galing. So, minsan explain, minsan hindi. Pero okay lang din naman. Kasi parang, yun nga, you can get it from the context clues naman surrounding the sentence. And napaka-unapologetic niya for me. Ang galing. Yeah. I loved it. Mm-hmm. And to think that this is published internationally. So parang ang saya sa feeling na may representation yung Filipino girls all over the world. Kung nasan man sila. Alam mo yun. So yun, ang saya. Si Sai also, ayan, sabi ni Sai, I think it's appropriate for the target demographic kasi it has the elements of childhood and how the characters view the words, other world, sorry, friendship, family, responsibilities, and even me as an adult, learn a thing or two. Love the writing style talaga. Ani girl talaga. I agree, I really agree. And lagi naman, parang, lagi naman natin pinag-uusapan how, although this is for middle grade, like the target is for middle grade, it's also like kind of a reminder and also we're learning as adults. Parang hindi mo in-expect na you will learn something or you will be reminded of something. So I think that's one of the strongest points din ng writing style ni Gail. Na parang ipaparamdam niya sa'yo na, oh, sige, pang middle grade to. Pero this is not, the lessons in here are not limited to middle grade. Adults and young adults can also learn from this. So, yun yung sa pinaka na-appreciate ko. With also the way that she writes, hindi siya yung parang nagsuspoon-fed sa bata ng info. Yung parang meron pa din siyang mga pa-mystery effect, ganyan. Parang mga ganyan. So, yun yung pinaka-bet ko kay Gail na writing. Ayun. Creative din. Si Donna just came in. Hello, moms. Hi! Ayan, sige. Let's have the next one. Eto. So, since we cannot talk like all about the characters naman, siguro I have here three questions about the characters na you can answer. And also the audience, pwede nyo rin sagutan dyan sa chat kung sino yung mga characters na to para sa inyo. So, first is, who is your most favorite character in the whole book? And then secondly, is your least favorite character? Or kung hindi least, sino yung parang feeling mo kulang sa exposure? Sana in-expose ng konti ni Gail. Actually, wala pa ako sagot dito sa second question. Napapaisip ako ngayon, grabe. It's okay. Tapos, third is, sino yung character that you can relate to the most? Like, you see yourself na, okay, anong bata ako, ganito ako. Parang, naroon bang character na ganun for you? Ayan, so favorite, and then yung sino yung dapat na-expose ng konti, hindi mo siya naging favorite tuloy, at saka sino yung nakarelate ka ng bonggang-bongga. Ayan, sabi ni Donna, kadadating ko lang ng bahay, haha, dumalan niya. Yes, ma'am, thank you for dropping by. Ayan, okay, game. Ay, nag-iisip din siguro yung mga nanonood. Sai, mag-isip ka pag wala ka sagot dito sa ilagot ka sa joke lang. Most favorite, sino ang most favorite ko? Actually, nagulat ako how complex the characters in here. Kasi nga, at first, I thought it was just really a light read in the first few chapters. Pero sobrang complex nila in their own way. Alam mo yun, ang galing. Ayaw mo sagot na si Sai, ang bilis. Ilang mga tao yung favorite? Parang hindi naman. It's okay. Okay, so may bias ako. Na. May bias ka. K-pop. Si Sai, ang favorite daw niya, si Kidlat, no explanation needed. And then, okay. ang least niya is yung rich friends ni Claudine. Okay nga, I agree. And okay, then, three is si Jolina daw, kasi laking bukid daw siya. Oo nga. Mga laking probinsya, you can relate to Jolina in some ways. In some ways lang. Kasi di ba parang laki din siyang Maynila, tapos lumipat lang siya sa probinsya. Ayan, do you have an answer na, mami? Baka meron ka na sasagot. Actually, favorite ko din si Kidlat eh. Kasi nagsiselfie siya. At pag dinidescribe ni Gail dun sa story na magpo-post si Jolina tsaka si Kidlat, parang naaalim ako kasi naaalala ko si Auntie na nagpo-post din sa photos. Tapos talagang yung parang, ewan ko, parang kasi silang may hidden languages. Parang may connection silang dalawa.
ang weird talaga na favorite character ko aso, pero ang cute kasi niya daw na parang nagwe-wait sa pag-uuwi na, tapos sabay sila uuwi. Tsaka, ewan ko parang kahit hindi siya nagsasalita, binigyan siya ni Gail ng communication exposure. Diba? Na sige pag-communicate kasi siya, parang lagi siyang part ng story. Kaya, cute lang. Parang sabi ko, ah, may companion yung main character. So, siya talaga yung favorite ko. Kaya, ano eh, parang inaabangan ko yung scene na mag-ano siya. Kahit yung isang part where na-meet niya yung cat. Yung cat ni Claudine. Oo, nakalimutan ko yung name ng cat. Ayaw, ayaw kasi ng cat. Sorry po sa mga cat lovers. Pero natawa ako daw sa part na yun. Inaabangan ko talaga yung animals. Tapos, ang least favorite character ko, ano ba? Siguro, yung gusto ko na lang ng more exposure. Parang tinatch kasi doon sa book yung dynamic ng lolo ni Jolina sa dad niya. Na parang may issue sila. Parang gusto ko pa yun magkakita. Pero siyempre, may extent kasi yung length ng book. Naku-curious ako doon sa part na ano, parang ayaw niya na nag-aalbularyo yung dad niya. Tapos parang lagi silang may conflict doon. Tapos, siguro gusto ko rin ng more scenes dun sa ano, moms. Diba si Claudine has parang a mom and a new mom? Yeah. Parang nagulat ako ng sobrang very lightly, parang sobrang normal lang siya. Parang nagkaroon tayo ng side characters of LGBT rap without too much explanation. And the kids actually didn't look shocked. Parang accepting lang sila. Kahit magkaaway si Claudine sa kasi Jolina, parang hindi na yun pinake as a way to, parang kasi sa real world, di ba? Parang ipang-aasar sa'yo yun ng friends mo or nakaaway mo. Parang pwede siya maging conflict of two friends to tease you about having parents in same-sex relationship. Yun ang inaano ko doon. Parang yun yung nagiging conflict sa iba. Pero dito sa book, hindi siya tinatch on. And I think, parang gusto ko pa makita yung more yung dynamic ni Claudine with her family. Kasi medyo POV tayo ni Jolina lang nag-fly. So parang wala lang, yun yung gusto ko sanang makita pa. And character, ang dami kasi yung tanong, mami. And then the character, I really think it's okay. Actually, si Jolina rin kasi, pero ako din kasi, laking Cavite, then sa city, then nandito na kami ulit. Tapos, pero hindi naman doon kasi parang city rin yung talaga yung life na dito eh. Doon lang sa part na parang new girl ka sa school, tapos you don't know how to have friends. Tapos, in a way, nakarelate talaga ako sa kanya as in parang feeling ko si Batang Ina kung nakita niya yung bad decisions na ginawa ni Jolina in trying to gain friends. Na matututo din ako hindi maging pasaway na friends kasi naiintindihan ko siya. Sobrang impossible ko rin sa mga decisions ko na minsan sumasablay talaga. In an attempt to gain friends, medyo nagkakanda ewan-ewan yung nangyayari. Sobrang ako nakarelate dun sa pinaka-essence ng story. Kasi pasaway talaga ako nung ganung age. Talagang nakita, tapos biglang kung saka mo lang na-realize, ay, actually yung ginawa ko. And I was very, not careful with the words I say. So, nakita ko talaga kay Jolina yung ganong part ng character. Especially at the start, nung nagpapadala ko sa emotions niya last year. Yun, ikaw, ready ka na? Feeling ko magka-copy-paste lang ako. Anyway, bago ako pala. So, sabi ni, ni Kat, actually, ginahin na sabi ka, si Kidlat yung favorite niya, which is very valid. Tapos, si Claudine, friends din. Tapos, si Jolina din yung pinaka-relate siya, gaya-gaya lang. And sinabi din niya na, I wish there were about Claudine's moms. Ayan, sabi nila ang name pala nung cat si Winter. Oh, naalala ko na din. Ayun, si Winter. Walang din siya sa exposure. Sorry, Winter. Before kayo bigay yung sa akin, ay magko-comment lang ako dun sa sinabi mo about sa
parang how it was very normalized yung pagkakaroon ni Claudine ng LGBT parents or mom who is part of the community. And we talked about this also sa My Faith According to the Butterfly na meron kasi din doon na parents na queer din sila. I think dalawa yung, kasi separate yung parents ni Sabina. Sabina nga ba? Tama ba? Kasi Sabina, separated yung parents niya. Kasi yung dad niya, nag-asawa ng guy. I don't know the gender identification. Pero what I really loved about the fact is that it's very normalized. It's not something na laging big issue, which is parang ang refreshing niya. Yung parang hindi siya pinag-uusapan kasi wala lang, andyan lang sila. Parang it's a normal thing na lang with Gail's story. So nung nakita ko dito na yung mom din pala ni Claudine is part of the community, of the LGBT community, parang natuwa din ako in a way na, oh, grabe, parang very, parang parang alam mo yung ini-influence ni Gail, yung middle grades, to for us to act that's normal. Na it has, hindi pwede namang hindi yung problem siya. Pwede namang hindi siya maging conflict. Pwede namang normal lang tayong lahat. Parang ganun. So yun, one of the good things also of Gail's stories, yung part na yun, merong representation. Hindi yun yung focus, pero yun, tama yung sinabi mo, may side character about it. So yun, if you've read the first book, ito sila sa, alam ko nabasa na rin nila. Yun, na maalala niyo yung dad ni Sabina doon na, ano din siya, queer. So yun, anyway, going back to this question, favorite character, kanina iniisip ko si Julina, pero dahil sa inyo, na-realize ko si Kidlat din talaga yung favorite. Yung star of the show. Yes, at saka, di ba kung may pet ka na dogs, o kaya kung dog lover ka, parang very, very valid naman yung feelings natin na si Kidlat yung magiging favorite natin na character. Ayun. Tapos, yung next is least favorite character. Not really least, but siguro, sana na-tap yung issue about bullying ng friends ni Claudine about them. So, parang, sana kahit pa paano nagkaroon ng, I don't know, siguro kahit pa paano na-resolve ng konti. Pero, hello, Manchi! So, ayun, sana na-resolve ng konti lang naman. Kahit hindi naman, like, nagbago talaga yung friends. Parang, in-expect ko lang sana na medyo nasabihan sila or something. So, yun. Pero hindi ko naman least talaga. Kasi mga bata pa rin naman talaga yung mga yun. Totoo, tama ka. Ngayon ko lang na-realize, parang nang ano lang sila, dumaan lang sila. Tapos nawala na sila. One scene lang, tapos cut na sila ni Derek. Parang ganun. Yun. Kailangan lang na eksena. Tapos, character that you can relate the most, para parang tayo nasagot dito, si Julina din sa akin. Kasi, galing ako ng province, ay mali, sorry, nakatala ako sa Manila until grade 5 ako. Tama ba? Grade 5. Tapos sakto grade 6 hanggang high school, first year, second year, nagpunta kami ng province. So parang feel na feel ko si Julina doon. Na parang ako yung new girl, I don't have any friends. Tapos palipat-lipat kasi ako ng school. So nung high school, nakatatlong high school ako. Nakatatlong school ako. So parang feeling ko lagi, I'm looking for new friends. So, parang wala. Kaya siguro naisip ko rin nung time na yon. Kaya siguro wala akong parang loyal na high school friend. Kasi palipat-lipat ako ng school. Hindi ko rin alam kung bakit. So anyway, guys, so, sinaamoy tayo ni Manchi, sorry. Nga, sabi ni Manchi, ano ba, trash button sa screen sila? Ayan, may tama rin. May sabi si Sai dito na amazed daw siya at how convinced I am with Julina and Kidlat's connection in the book. Which is true. Like, how could you create a bond? Or how could you make something very realistic in yung relationship ng animal and a person, human? Parang ang galing lang. Kasi parang ang realistic niya, yun niya. Also comes to from siguro dahil pet lover din si Gail. Feeling ko yun yung isa sa mga. Tsaka kung nabasa niyo yung author's note, na-explain niya doon yung oh my God. Then nag-cry din ako. Ang sabi niya doon, it felt natural and I agree that Kidlat was fully developed even though we only saw him through Julina's eyes. And yeah. Oh my God, yun lang. Huwag na natin pag-usapan si Kidlat. Baka ma-spoil na natin sila. Oh my God. Okay, let's move on sa ating next question. Is there any part of the story that have nostalgic feelings? You have nostalgic feelings about? Without giving any spoilers, may part ba doon na parang nakita mo yung sarili mo at some point or like a scene? Pero kung spoilery, mami, huwag mo nang banggitin. Mami, yun na natin mag-usapan. Huwag na yung spoilery. Laktawa na natin yung spoilery.
Wait lang. Meron sa akin talaga, dun, actually sa Yema pa lang, alala ko talaga, nagawa talaga kami nun ng mga pinsan ko. So yun, nakakatuwa na ano ko yun, na na-reminisce ko siya. Yung, dati kasi pag uwian, wala ka nang gagawin eh. Wala namang internet. So kami nung pinsan ko, nagawa kami ng pastillas siya kay Yema paghapon. Sana ma- Tapos kami lang din kumakain. Hindi naman namin siya binibenta. So kami lang rin. And then, ano ba? Yung mga ibang nostalgic sa akin na ano, is yung ibang beliefs, yung tradition na binanggit sa book talaga is yung balik or yung yung sagip. Lagi yung binabanggit ng lola ko. Maraming mahilig yung lola ko na magkwento ng mga ganun. So, kung mahilig talaga siya rin magkwento about Albolario, mga ganun healers. Though wala ka namang na-experience physically, ako, personally, nagkukwento lang siya. Mahilig siya magkwento ng mga ganun. So, yun, na-miss ko lang siya. Ang birthday niya nung a few days ago. So, yun, nakaka-miss lang kasi mahilig talaga siya magkwento sa amin about mga ganun stories. Ang saya. Oh my gosh. Actually, nang nostalgic ng Yema tsaka ng pastillas, no? Hindi rin natin alam kung bakit, paano. Pero in some ways, tinouch nila tayo nung bata tayo. Ay, sa akin, siguro yung mga feeling nostalgic ko is kapag yung pupunta si Jolina sa tindahan tapos magpapa-load siya. Sabi 50 pesos yung pinaload niya. Oo, grabe. Ang mahal kaya ng 50 pesos. Parang 10 pesos lang yata yung load ko dati. Grabe. Sabi ko, ganun na ba yung mga bata ngayon? 50 na sila magpa-load. Oo, okay. Medyo yun lang yung ano ko doon. May comment din ako doon. Parang grabe. Ang dami niya naman pera para makapagpa-load. Pero yun, so, kasi ngayon hindi na tayo nagpapa-load. Kaya nga. That's why. Napaka-nostalgic yung magpapa-load. Yung bata kasi parang tas regular pa, tas kailangan analytics, ganyan, register mo pa. Ang saya. Anyway, yun, yung mga ganong part, tapos yung mga part na, ano ba tawag dito, yung parang feeling mo sa bahay, yung parang feeling, alam mo yung feeling na, yung, kasi yung age nila, yung feeling na kailangan adult silang mag, hindi pala, kailangan medyo mature na silang mag-act, pero at the same time, bata pa rin yung tingin sa kanila. Parang ganong feeling. Oh, oh. Parang gano'n lagi yung nafe-feel ni Jolina. Kasi nga, di ba parang may mga issues sila at home sa bahay nila, financially din. So parang gusto niyang gumawa ng paraan, pero at the same time, hindi naman siya pinapayagan ng lolo niya, nung ano niya, ganyan. Oo. So yun, mga ganong scenes. Ako nakakagutom yung book. Maraming pagkain. Maraming Filipino food doon. So ang sarap yun lang. Seaside daw, pag lalakad ni Jolina in the middle of the day kasama si Kidlat, ganun ako before, stroll-stroll lang kasi walang ibang gagawin the simpler times. So, kasi nga lang yung dominsyo siya. Ang saya. Kaya, gusto ko rin maglakad-lakad kaso wala, na, wala namang views sa city. Wala namang usok ko lang sa kajit. Sabi ni Kath, yung karinderia scenes kasi may karinderia rin kami dati. Ay, oo nga, di ba nagtatrabaho? Ayun nga, yun, nandun yung mga ulam. Oo, andun yung mga masarap na ulam. Yung tatay niya yung nagluluto. Up, sarap. Oh my gosh. Ayun, so sige. Last na to before tayo mag-spoilery part. Ayan. Last na to kasi I'd like to know also, not just yung mga nakabasa ng book, but like you personally as Filipino, we have different cultures kasi. And earlier, nabanggit na rin ni Ina na sila, like for example, yung lola niya, sinasabihan sila about the balik, the sagip. So kami, sa amin sa Tagalog, medyo hindi ko narinig yun sa lola ko. Siguro kasi yung orientation namin sa bahay iba. But you personally, what is your belief regarding the magic potions? Not just the magic potions, but like the belief of Filipino culture in general about yun nga, albularyo, o kaya yung mga kailangan, yung mga connections within the nature, within animals. Ang amazing lang kasi na-incorporate siya ni Gail in a way na middle grades would actually understand. But also, I would like to know if you believe that kind of beliefs personally. Ikaw, Mami, naniniwala ka ba dun sa, ayun, balik sa gift or other Philippine beliefs? Oh, hindi ko talaga alam kung maniniwala ako. Kasi parang tayo kasi, sa generation natin, medyo ano na tayo, parang
hindi na kasi sa atin siya medyo napag-uusapan or na-apply. Mm-hmm. Pero talaga sa pamilya namin, favorite, isa ito mga favorite nila pag-usapan ng mga elderly. Especially, sorry sa mga last one, mm-hmm. pag-uusapan niya. Hindi ko alam kung maniniwala ba sa kanila hanggang ngayon. Pero bata pa lang ako talaga pinakwento nila yun. Na yung mga ganong mysterious things, mga ano folklore ng Pilipinas, natapag talaga. Naroon na talaga kasi improving sa yung youth nila ng mga ano talaga namin, lola and lola. Doon kami kasi hindi na. Pero, ako parang tinikol lang sa ano yung mga magagandang kwento. So, I really don't know kung maniniwala ako. Pero tagap kinalakihan natin sana na, yung mga ano natag dito. Kaya sobrang nostalgic ng book sa akin kasi yung lola ko kapag may nangyayari, meron sila yung kapag yan, parang naliligaw, magbabalik sa bang school. Talagang ginapagawin sa kami ng bata kami, humamiyay kami. Totoo. Talagang naniniwala yung lola ko. Yung lola ko talaga, siya yung champion ng mga Filipino beliefs like that. As in, sobrang dami niyang superstitious belief. Yun. Yun nga yung siya yung nag-birthday niya dapat a few days ago and she's, wala na siya, matagal na. Pero, nung nabasa ko yung book, naalala ko talaga siya kasi talagang bukang bibig niya yung mga ganun, mga superstitious beliefs ng Pinoy. Hindi ko alam kung ang dami niyang alam, actually. Hindi ko maalala yung iba. Pero marami siyang superstitious beliefs na gano'n. Ang saya. Yun. Actually, sa akin kasi, parang orientation namin with our religion din siguro. Oo. Kasi ano tawag dito, like yung religion kasi namin, like kanununuan pa, yung parang lolo ng lolo ng lolo ng lolo, parang ganun. So, parang bata pa lang kami, wala na kaming superstitious beliefs. Parang kahit pag may, 'di ba, pag may burol, ang daming pamahiin, ganyan. Oo. Wala sa amin 'yon, wala kaming ganun. Parang hindi kami nagpa-follow sa mga superstitions, yung parang bawal yung magwalis, yung mga nail cutter, bawal maligo, yung mga ganun, yeah. Di ba? Yung mga bawal. Ano, lola ko yan lahat yan. Pero alam, he's religious, pero hindi ko alam. Parang religious siya, na may halo rin siyang mga ganun. Hindi ko alam kung he just enjoys following it. Hindi ko alam, or, oo. Hindi ko rin alam talaga, unique personality talaga siya. Tapos ano, parang naka-influence din siya sa inyo, sa beliefs. Mm-hmm. Yeah, yun. So, ako personally, I don't believe in it. Kasi feeling ko nga, yun, dahil sa orientation namin, tsaka sa religious beliefs namin, parang lumaki kami na walang naniniwala sa family namin about those kind of things, ganyan. Siguro yung mga pinaka, ano lang, yung mga talagang hindi lang namin ginagawa, like, yung mga mayroong party after may namatay within 40 days. Yung mga ganun lang, parang out of respect, but it's not because of the superstitious belief. Pati yung mga, basta yung mga ganun bagay, hindi talaga kami lumaki ng ganun. Although, marami sa Tagalog na, kasi taga Quezon ako, madami sa Tagalog na part ng Tagalog region, I mean ng Quezon province na may mga ganun talaga sila. Tapos yung mga may nga naka-ready silang mga iba't ibang uri ng halaman. Yung mga ganun. Marami sa probinsya namin nun. Pero hindi kami ba, kasi sa Quezon kasi yung may mga mountains na ano, parang may mga belief. Parang, yeah, I think, alam ko, may pinuntahan sila mama ko doon sa Quezon eh. Saan yan, ma? Mount Banahaw. As in yung parents ko, nagde-date pa lang sila noon, di pa sila married. Nagpunta sila doon para samahan yung lola ko. Kasi nga yung lola ko, maraming beliefs. Ang saya. Oo, pumunta sila sa Quezon. Kaya yung sinabi mo, naalala ko. Marami. Tapos, parang kahit, kasi di ba malaki yung Quezon. So, parang kahit saan ka sumuot na bundok, may makikita ka talaga na manggagamot, albularyo, o yan, minsan mga mga kulam-kulam, yan, mga marami dyan sa akin. Marami naniniwala. Anyway, si Sai, meron siya dito sinabi na he wrote an article sa college publication before about Gayuma and other albularyo things. We've interviewed some faith healers and I believe their recounts. Goosebumps ako just remembering that. Wow! Galing ah. One thing I'm sure is we have reached belief and lore system. Which is also one thing na wala naman talaga tayong mapaproof like scientific basis. Pero ang sarap lang din sa feeling that you have something na
Like, kapag nababasa mo siya sa books, parang ang sarap niyang, ang sarap maniwala. Pero, lalo na kung nagbabasa ka talaga ng fantasy based on Philippine mythological creatures. Ang galing na, you can believe in that in, like, the fantasy world, ganyan. Tapos alam mo kung saan galing. Kasi ang hilig din natin sa kwento, tayo mga Pilipino, mahilig natin sa mga kung ano ng kwento, ganyan. Ang saya. Masaya lang yung feeling ng ganun. Si Kat daw, both side ng parents niya, naniniwala. So, parang lumaki ako sa naniniwala din yung mga pausok, tawasan, hindi yan yung mga ganyan. Oh yan. Diba? Tawas. Diyos ko, naalala ko pa yung mga ganyan. May experience daw siya before, nasapian yung kapatid niya, and I witnessed at first hand. May albularyo din, pero ngayon. Alam mo ba, di ba nung, ano, nung, tawag dito, yung mga, nung high school, elementary uso days. Oo, uso yung sanib. Uso yun. Uso yung sanib, di ba? Yung parang bigla mo yung sanib. Tapos, wait lang, I remembered, kasi we were reading, parang pinagpapasapasa namin copies ng, yung True Philippine Horror Stories. Yeah, yung mga yung mga volumes, yun. Yeah. Pinukumpis lagi ng mga teacher. Yes! Pinagpapasapasahan namin sa klase. Tapos alam ng teacher namin. Pero hindi niya kinukonfiscate. Tapos, kinabukasan, may nasaniban sa room namin. So, after nun, binan na siya. Bawal na siyang basahin sa school. Nakakainis. Kasi sasasabi, nag-attract kayo ng mga negative energy. Oo. Kasi nagbabasa kayo. Oo. Sabi, kinukonfiscate talaga kasi sa Catholic school ako nag-aral. So, okay. Kinukonfiscate siya. At in, ano siya, binabalutan naman siya ng ibang cover just to, ano. Oh my God. Sabi sa public school, wala lang ganun. Kasi dahil doon sa nasaniban, binagawal na nila. Pero nag-elementary ako sa public school, laging yung may sinasaniban, parang halos araw-araw. May sinasaniban sa mga parang group, ano. Tapos minsan nalalaman lang namin sa ibang floor, meron daw. Oo. Pero mga, halimbawa, sa CR na to, laging dito may nasasaniban. Yung mga ganun. Oo. Naging estudyante, actually. Lalo na nung time natin, kasi wala ata kasi tayong ginagawa nun eh. Wala tayong wala tayong habit. Wala. Kaya kung ano-ano pumapa. Saan yun nga, ang bilis natin maniwala sa kwento-kwento. Like yung mga bataw daw na huwag mag-iiwan ng tsinela sa labas. Kasi kukunin. Nakarating ba sa inyo yun? Parang sa amin ba sa bawal mag-iwan ng tsinela? Ano hindi, naman? Meron yun sa amin. Parang sabi, bawal ka mag-iwan ng tsinela sa labas. Kasi kukunin daw ng kulto. Mga ganon. Oh, really? Nakarating sa bahay na. Elementary yata ako. Wala pa daw TikTok nung sabi ni Sai. Oo nga. Ang dami nating time na maniwala sa chismis. Kasi intasapasa talaga yung information na parang legit. So, naniniwala talaga yung mga bata. Pero, para lang naman yun ata walang lalabas na bata kapag hapon. Mm-mm. Actually, isa yun sa mga traits kasi ng mga elders sa atin, lalo na yung mga matatanda na talaga, yung gagawa sila ng kwento nila para takutin yung mga batang na ipasa na yung cheesy hanggang sa generation natin. Naging urban legend na yung mga aswang. Pero nakakamiss din yun. Oo nga eh. Wait lang, si Kat, sabi niya na-realize din daw niya na baka health-related daw yung nangyari sa kapatid niya. Yung baka nga. Sabi niya ni Sain, di ba, lahat tayo naka-experience na may nasaniban sa school natin, no, high school at elementary. Sobrang rampant niya. Lalo na yung batch natin, yung generation natin. Sabi ni Gerald, naniniwala siya na legit daw yung suob tsaka tawas, saka lang lagpasan natin. Sabi niya, based on my experience, nilagnat ako and everything, tapos nung tinawas or sinuob ako sa probinsya, sis, biglang nawala yung lagnat ko. Ay, grabe! Pero may mga ganun talaga, no? Wala ko masyadong alam sa suob kung ano yung ginagawa ko. Di ba yung suob, yung parang kinokoveran ka ng, ano, tapos warm, mainit? Oo. Nalaman ko lang yun dahil sa COVID-19, eh. Yung ba? Kasi may, ano, parang tapos yung immune system mo iba. Oo, yung in-inhale nila ata, yung ano. Pero di ko alam na ginagamit siya pala for yung parang mga lagnat na dahil, yung parang iba, di ba, nabate or... Yung parang... Gusto ko mga ganon. Ang dami natin sa culture natin ng mga ganon eh. Ang sarap niya na-explore sa totoo lang. Oo, kaya sana nga maraming book na mag-touch on that. Kasi wala lang, minsan ang ganda makita na parang, uy, amin yan, culture namin yan. Parang, True.
Sabi niya, well, yung kat, sabi niya, payat yung kapatid ko, pero nasira niya yung pader na sinuntok niya. Tapos, tirik talaga yung mga mata niya. Nagwawala siya. Tapos, sampu kami. Hala, grabe. Pero, di ba? Wait lang, kasi di ba meron daw talaga ng mga, alimbawa, meron daw talaga. I mean, I don't believe in superstitious beliefs, but I believe that in evil spirits, ah. I mean, naniniwala din ako na may evil spirits talaga. So, meron feeling ko yun. Ibang usapan, grabe. Oo, oh, iba na yan, pero it really happens kasi sa Bible nga. Oo nga. Hindi ako naniniwala sa sunny hanggat di umiikot yung ulo. So, movie na to eh. Mga movie na to ng exorcism. Grabe. Tapos, sa sumay daw. Sir, nung parating na tayo sa ano, exorcist. Pero yung book, lightly lang yung pag-tap niya about this. Oh, guys, hindi naman ganito. Wala namang mga ganitong mga scary part pang, na, wala. Pang ano naman yan, pang true Philippine horror stories yung mga kwento ninyo. May sumi so, daw yung ano. Yung mismong plot, wala naman. Ano lang, ginamit lang yung pagiging albularyo ng lolo ni Jolina. Kasi nga, parang apprentice siya. So, parang ganyan. Anyway, let's move on. Nakakatawa yung usapan about sa ano. Next time, mag-live tayo about superstitious beliefs. Pwede yung 10 hours eh. Ang dami kasi, sobrang rich talaga ng culture natin sa mga kakaibang bagay. Totoo. Kaya sabi ko nga, kaya super love ko yung Janice lang. Kasi parang, yung mga bagay na hindi natatap sa ibang Filipino books, tinap talaga doon. Parang na-explore mo siya in a way na, familiar to, pero hindi mo siya maalala kung tungkol saan. Tapos parang na-remind ka. Ang galing, no? Sobrang inis sa mga pinakagusto kong series talaga. Ako wala talaga akong idea sa Philippine na mga creatures. Kaya ingit na ingit ako yung sister kong bunso, yung Filipino teacher nila. Sobrang nag-effort na turuan sila doon. Tapos tinatanong niya ako, Atik, alam mo yung ganito? Alam mo yung Sigbin? Tapos sinasabi ko, wala, di ko yun pinag-aralan. Ay, hindi pero ko din alam yun. Oo, sila pinag-aralan nila. Grade, ano ka nun? Grade 12. Ang dami nilang napag-aralan. 11 and sana 12. All. Mm-hmm. Siguro, wala, no? Sobrang hilig kasi yung teacher nila din doon sa Philippine mythology. So, na-touch nila. Writer, that's fun. Author yata kasi yung teacher nila. Author. Teacher niya. Ang saya. Tsaka parang kasi ngayon, parang ang dami ng, I mean, kapag naghanap ka sa bookstore, madami ka na makikitang books that are for every ages na kung gusto mo ng ganitong topic. Parang, ayun. So parang halimbawa kung middle grade, meron ko na kagad makikita na about Philippine mythology. Parang ngayon kasi mas widened yung variety tsaka genres. Unlike nung batch natin, na parang wala tayong mga nakita libro kundi Harry Potter, ganyan. Yun lang, wala. Harry Potter lang yung alam kong libro natin. Ang sakit, ang sakit sa bang. Ano? Wait lang. Ano sa sinasabi nito? Sila ang dami nilang alam. Oo, buti ba kayo ba? Ang dami na alam. Ah, Comics ano TV, yung Pedro Penduko. Narinig ko na yung, nakapanood ako ng Pedro Penduko, pero hindi ko siya maalala yung nangyari at yung mga elements. Ay, so. Wala akong maalala. Parang poster na lang yung naaalala ko ngayon. Hindi kasi ako nanonood nun dati. Ayun, ang daming alam ni Sai. Oh, kasi ano nga si Sai, Batanggenyo kasi yan si Sai. Parang feeling ko madami siyang alam dun sa Batangas. About that. Yung alam niyo ba yung Berberoka tsaka yung si San Telmo? Kay ano ko lang nalaman? Kay Gerald dahil sa film it. Ako din, hindi ko yun alam. Hindi ko alam yung... Thank you, Gerald. Ano yun, yung bungis-ngis? Last year na prompt yun eh. Yung bungis-ngis, hindi ko alam na may ganun pala tayo. Ngayon ko lang nalaman. Anyway, so ayun. Move on na tayo. Tapusin na natin to. Baka abutin tayo ng alas 11 ng gabi. Anyway, so yung next part namin, yung next part namin would be spoilery na because we're gonna talk about the plot and also the structure. So pag-usapin na namin dito ano yung shocking factor at bakit kami umiyak and all that stuff and why is it very special in our hearts. Kala mo naman talaga. So kung hindi niyo pa nabasa and you don't want to get spoiled, pwede na kayong mag-out ngayon. Thank you so much for hanging out with us. Bye, basahin niyo. It's a fun book. It's very light. It's also available in audiobook for script. Ang in script pala, sorry. So,
kung meron kayo noon at gusto niyo yung audiobook, okay din siya kasi Filipino yung reader, yung narrator. So, good. Yun. Pero it's out na, so basahin niyo na siya. Tapos yung mga nakabasa na, let's go, let's do this. Let's go to the spoilery part. Oh, wait lang, nagpapa-shout out yung pinsan ko. Shout out daw yung channel niya. Subscribe to him, Jekyll Gazoon. Ayan, yung pinsan ko na yan talaga. Subscribe to Subscribe na kayo kay Jekyll. Ayan, nandiyan siya sa group chat. Ay, sa group chat talaga, sa chat box. Thank you daw. Thank you, Gerald. Thank you so much for saying. Thank you, Gerald. Bye-bye. Wow. Okay, thank let's you, do this. So, last, ano na tayo, mga last three questions about the book. Ayan, so first is, how did you find the plot structure or the flow of the story before tayo magpunta sa ending? Para sa'yo ba yung plot or the structure itself or yung flow is like smoothly, wala ka namang complaints, wala ka namang violent reactions about how the plot went or the structure or yun. Any comments about that? What do you think about it? Sa akin maganda yung flow. Pero alam mo yung parang nasa edge of your seat ka na parang may mangyayaring masama, alam ko. Yeah. As in talagang nung kaba ko, nung parang ano na, nasa part na ng padulo, nung gitna na, na sinabihan na siya nung lolo niya na bakit mo yun ginawa? Na bakit mo pa rin, bakit ka nag-try ng gayuma, magawa ng sarili mong potion? Doon na kinabahan na ako. As in, bawat page, parang gusto kong pumikit. Anong mangyayari? Anong mangyayari? Kasi, eh, pero sa akin, because of that, sobrang galing ng flow na ginawa ni Gil. Kasi alam mo yung progression ng story. Talagang pataas siya yung energy mo. Nakuha ka talaga niya. Siguro yun lang, yung napansin natin earlier kanina na parang naligaw na plot point yung mga friends ni ano ni Claudine. Just to like so, siguro aside of Claudine, na hindi natin siya pwedeng i-judge that she's like a super bully just because. Mm-hmm. Yun pala, nabubully din siya in another way dahil sa mom niya. Parang siguro naging ano lang sila, way for a development sa character. Siguro yun lang, yung isa to na medyo raw and walang naging resolution yung treatment sa kanya ng mga bad girls na yun. Pero aside from that, sobrang okay sa akin yung flow. Talagang pwede mo siya basahin in one sitting eh, yung book. Mm-hmm. Kasi tuloy-tuloy siya, hindi ka talaga mabobore. So, para sa akin, sobrang okay na yung structure. Mm-mm. Ayun. So, actually, same. Kasi parang feeling ko, nagiging intense siya by every chapter. And, oo. Hindi siya yung parang book na parang madaming nangyayari. Ha? Yung parang masyadong fast-paced. It was more like, you know, parang may intensity siyang binibuild up sa every chapter. Tapos, mm-mm, nagulat din ako, like, how alam mo yung nag-start siya na akala mo light. As, lagi natin sinasabi kanina pa, pero feeling natin lagi light read lang siya. Tapos, biglang in the middle kasi, naging, so spoiler na to, in the middle kasi, naging friends si Claudine tsaka si Julina kasi nga dahil sa kanilang, sa magic potion. So, nung nakita natin yung side ni Claudine na bakit siya ganun, and you were right na you really don't know what's happening in their homes or you really don't know what's happening in that child for you to judge her or him. Oo. kung bully man siya. That's why I always tell it na parang sa middle grade, kaya kong mag-forgive ng bully na bata. Kasi bullying, oo, is a way, parang bullying is a form or a way of a child to actually express themselves kasi madami silang tinatagong issues inside them. Unlike us sa adults, parang we have many ways, we have many, ano matawag dun, pwede tayong gawa na iba't ibang bagay to express and to ano bang tawag doon, yung ilabas mo yung nararamdaman mo tsaka yung mga issues mo. Eh yung mga bata kasi parang wala talaga silang wala silang alam, wala silang options, they're very innocent. So when someone is bullying, someone is a bully, I mean, there's always a reason behind that in middle grade. So for me, that's a very forgivable. I think na twist yung ano mo, yung na twist yung perspective mo nung nakilala ni Julina si Claudine, na parang ako din as a reader, na-realize ko na, nga pala, no, kapag middle grade na bully, there's always a reason behind that. And I hope that people would actually think more. Kaya nga sabi ko, sana nagkaroon ng kahit konting backstory o kaya resolution yung bully na friends ni Claudine. Kasi
malalaman mo rin eh bakit sila naging ganun. So parang yun lang yung gusto. Yun lang yung kulang sa akin with the mismong elements or the plot. Tapos yun nga, yung flow, I really loved it. Tapos nakalimutan ko rin itong banggitin kanina, pero gusto ko yung may factor na ano nangyayari sa Pilipinas sa bagumabagyo. Yung experience nila with the typhoon, like that's very very realistic, and I just really love how Gail actually incorporated that in the story. Hindi siya mukhang pilit, kasi for me, like nangyari nung November sa atin sa Pilipinas, ang daming probinsya na sobrang apektado, tapos ganun yung nangyari sa kanila. So parang para sa akin, nung pumasok yung part na yun sa story, parang it's very Filipino na hindi nyo alam, yeah, na ito yung nangyayari sa Pilipinas kapag bumabagyo, mm-hmm, lalo na sa mga provinces or mga places na malapit sa dagat. Eh, di ba, yung parang place nila is isla sila, Isla Pag-ibig. Oo, Isla Pag-ibig. So, yun, parang sobrang nagustuhan ko din yung part na yun, na parang kinailangan yung part na yun. Actually, kinailangan siya para magkaroon ng resolution yung si Clint at si Jelena. And I just loved it kasi it's very creative, but at the same time, parang nare-represent tayo as Filipinos. And it just, kung naisip ko nga, kung binabasa siya, na tama ka na dahil pala nagbasa ako ng reviews from others, like non-Filipino reviewers. Nagbasa ako, and nakakatuwa, sobrang na-touch ako na na-appreciate nila si Gail for all her work. Especially yung may nakita akong isang reviewer, sobrang akong na-touch kasi, sabi niya, every time daw na may naku-curious siya, talaga daw sinasearch niya sa Google yung culture natin. So that she will get it right. Tapos pag hindi daw na-translate yung Tagalog, sinesearch niya na lang din. So parang nakakatawa lang kasi I don't know if they are teachers or librarians, pero tinatry niya talaga yung best niya to understand the book. Nakakatawa lang kasi sobrang nagiging way yung book for them to see us and understand us. Sobrang ganda. Ang galing, no? Kasi parang hindi mo siya, I mean, tayo nagigets natin, pero like, mm-hmm, for example, sa ibang tao, I hope that they could understand how hard it is pagka may typhoon. Kaya siguro din yung issue nung November about, alam niyo, certain issues in the book community during the time that we are really in need of donations and all that support. So, feeling ko kasi kung nabasa nila yung book ni Gil, na-realize nila, okay, ganito pala yung nangyayari talaga sa nila during typhoons. And I just love that. So, yun. Saka lang, may mga comments. Mm-mm. Ah, si Kate, hi. Dito, hello. It's okay. Hindi na pa namin nababanggit. Ayoko nga, namagit ka namin kanina. Tapos, sabi ni Sai, sabi niya, it's a great read since the flow of the story is easy to follow. It feels like a lighthearted novel, but at the same time, there's a suspense element, particularly with how Jelena will make her way out of Enchanting Claudine. Tapos sinabi din niya dito na, yes, I forgot to add that I love how Gail always incorporates a social issue happening here in the Philippines, which is also like a good thing. Like, very realistic. Kaya nga, unapologetically Filipina talaga siya. Mm-hmm. And I applaud that for one. So, now, last na to about the elements. How did you feel about the ending of the book? The last quarter of the book that we keep on. Oh my God. I mean, hindi ko talaga. Ito, guys, kung mayroon pa rin dyan, hindi pa nakakabasa, tapos nandito pa rin kayo, lumayos na kayo. It's very spoilery. Kasi iba yung element ng surprise pag kayo yung nakabasa. So, babay na talaga, guys, sa mga pag nagbabalak ng basa. Nakawala yung oomph nung story pag nandito pa rin kayo. Yeah. So, yun. Balikan ko na lang ko. Yes, pagka napanood nyo, ay, nabasa nyo na pwede nyo nang balikan itong live. Anyway, yun. So, how did we feel about the ending? Ay, naku, alam na talaga, umiyak talaga ako, hindi ka in-expect. Naiyak ako, grabe. Kidlat, why? How did that happen? Anyway, Mami, ikaw muna. What's your experience with the ending? After ko basahin yung book, I think 7 or 8 p.m. So, wala. Ang usapan namin ni Kat, magme-message ako sa kanya pagtapos na ako magbasa. Kasi nanggigigil siya ang sabi, mag-usap kami about the ending. Pero, wala, tulali ako. Tapos, parang, alam mo, ang sakit-sakit ng puso ko physically. As in, nararamdaman ko, kumikirot siya. And I don't normally cry about books. Pero pag, talaga,
seryosong bagay na to. Talagang grabe, bakit yung ginawa sa, alam mo, gusto ko mag message. Piling ko gagawa pa rin ako ng strongly worded message para kay Gail. Para lang ilabas sa akin yung lahat ng sama na loob ko. Ligay niya sa akin. Kasi ano, tinit ko na nga lang siya. Sabi ko, ito si Manchi. At hawak-hawak ko siya habang binabasa ko yung book mo. Noong bandang dulo. Talagang alam mo, Manchi was sleeping under the bed nung patapos na ako magbasa. Hinuwa ko siya, hinawakan ko siya habang binabasa ko. Si Jin check out, dahil nga ba siya? Okay lang ba siya? Kasi parang nakaka-paranoid. Diba? Oh, ay, talaga, sobrang heavy for me. Kasi hindi, no part of the book, like, gave us a clue about what would happen sa end. Ayoko talaga maniwala na yun yung, though pag tinignan ko, ngayon nakita ko na yung, nung ano, after ko basahin, tinignan ko ulit yung cover side ko. Ay, nandun pala si Winter, tsaka si Kidlat. So, meron din pala sila talagang role sa story. Pero parang, hindi ko matanggap. Parang gusto ko, Kena, ang dami mo naman pwedeng gawing way para maparusahan si Jolina. Pero I guess, yun yung best way for her to learn. And parang in a way, napakita sa kanya talaga yung unconditional love. Hindi niya makukuha sa kahit saan, except lang sa kanyang Ang bigat niya talaga sobra. Hihina ako. Alam mo, kinausap ko talaga yung mama ko. Lumabas kami sa kwarto. Tapos sinabi ko, mama, grabe yung nabasa kong book. Hindi ko matanggap na dog. Pero sabi nga, ang sabi lang sa akin ng mama ko, ganun talaga yung mga dog. Kaya, dapat di ka na masyak. Tapos sabi niya, dapat daw ready ako kasi maiksi lang yung life nila. Grabe. Binantaan na ako ng mama ko about Manchi. Pero grabe, pero wala lang. Ano din, ramdam ko yung pain ni Jolina kasi iba yung ano nila connection, di ba? Nababanggit natin kanina pa. Iba yung connection nila eh. Para talaga silang best friend. They can communicate na ano. Tapos yung moment, pero alam ko na eh, naramdaman ko na siya nung lumabas na sila, na hindi siya nakinig sa lolo niya to find Claudine. Tapos sumama pa rin si Kidlat. Naramdaman ko na it's gonna happen. Pero I thought that Gail would still save. Yun. So, nung hindi talaga na-save, sorry guys, sobrang spoilery na talaga nito. Sobrang spoilery na. But, akala ko talaga, as in, I was really hoping, when Jolina was, saying na don't go, yung mga ganon, naaalala ko yung sarili ko nung namatay na yung isa kong dog, na ganon talaga, as in, I was really crying. Huwag naman sana siyang mawala, ganon. And also, when Munchie was very sick, nung 3 months old siya, nagka-parvovirus siya, and naka-dextro siya and all that, ginagamot siya. And talagang, sinabi ko na sa kanya na umiiyak ako na huwag siya umalis, na huwag siya mamatay. And then, meron ang part na sinabi nila, mamamatay na daw si Manchi. Tapos sabi ko, sige na, kung di mo naiyak ako, kung di mo nahaya, okay, ina-let go na kita. He was 3 months old. Tapos, nagulat ako nung pag nakatulog ako, pagising ko, kumain na ulit si Manchi. Grabe. So, akala ko, ganun yung ibibigay ni Gail. Kaya, ay, alam mo yun, guys. Masama talaga yung loob ko sa kanya. Hindi kami pwede magkita. Masama mo yung loob ko. Galit ka pa. Oo. Pero, I mean, well, she closed it in a way na na-redeem naman siya sa akin. And, parang pag napanood mo yung mga A Dog's Purpose, di ba? Yung mga ganun, A Dog's Way Home. Parang ganyan din yung nangyayari doon eh. Yung sa ginawa ni Gio. Pero, di ba? Sobrang dahil ko sinasabi, guys, kasi dogs, so alam niyo naman si Manchi, like, siya kasama, even in my video. So, sobra talaga ako na-apektuhan ng book na to para ako tinorture. Hindi siya light read. Sobrang bigat na for me. Ayun, sabi ni Kat, I was hoping it was Winter. Uy, grabe! Grabe, kasi si Winter. Winter kasi so Kat. Wait lang, oy si Moon nandito. Mami, if you haven't read the book, out ka na. Spoilery part na kami. Thank you for dropping by. Masa spoil ka sis. Ayun ako kasi puro crying emojis tayo sa chat. Oo nga. Ang grabe, hindi talaga. Alam niyo, never pa ako umiyak sa live. Feeling ko kayo lang ako iiyak. Ayoko umiyak.
Okay lang, mami, on brand yan. Sanay kami umiiyak. Very on brand. Kasi hindi talaga ako nag-X-ray. I mean, hindi kasi ako nagbabasa ng trigger warnings kapag ka middle grade books. Although, I encourage others to do the same. Kasi, I mean, I encourage others to read trigger warnings kasi baka mamaya triggering sa kanila. Kasi sa akin yung middle grade, parang kaya kong i-handle ganyan. So, hindi ako nagbabasa ng trigger warnings pag middle grade. Tapos, yun nga, with the expectation that it was a light read, and inisip ko, maganda naman yung ending ng My Fate According to the Butterfly. So, baka hindi naman gawin sa Sugar and Spice. Pero, yun, nagulo talaga ako. Like, nakikinig kasi ako ng audiobook noon. Sa audiobook ko siya unang narinig. Tapos, tinarab ko siya sa ER ko. Sabi ko, shit, ano nangyayari? Wait lang. Tapos, magtingin ko yun, wala na bala. So, parang, niyak talaga ako. Hindi ako makapaniwala. Parang, sa dami ng pwedeng mangyari. Oo, diba? Sa dami ng pwedeng mangyari talaga. Oh, I hate that. Tapos, yung part pa na, parang yung part pa na, narinig ko na rin kasi about yung sa gift na pinag-usapan namin ni Mami na yun nga daw yung dogs daw natin. Sometimes, yun nga. Sinasagip nila tayo in a way na parang hindi tayo yung mapahamak or hindi tayo yung mamatay. Parang ganyan. So, yun kasi, narinig ko na siya before and I don't really, as I've said earlier, hindi ako naniniwala superstitious beliefs. Pero somehow, meron akong feeling na iba yung connection kasi kapag pet mo, yung dog, parang alam ng dogs kasi kapag ano ka, in danger ka, alam nila kapag ka, alam nila kapag sad ka, kapag negative yung nararamdaman mo, alam nila kapag ka, ikaw yung mapapahamak, that's why they're trying to protect you, that's why sobrang precious nila na sobrang loyal kasi nila. Yun yung nakakainis doon. Na parang, they don't really care about themselves because they care about kung sino yung nag-aalaga sa kanila. So, yun. Kaya niyak ako kasi dalawa yung babae. Tapos hindi ko imagine yung life ko. Hindi ko pa na-imagine yung next few years ko nang, like, wala. As in, may mawawala sa kanila. Hindi ko pa siya kayang i-imagine. Kaya nung nabasa ko yun, nasaktan talaga ako. Hindi ko kaya, Gil. Parang awa parang gano'n. Hindi ko talaga siya kinaya, sis. Oh my God, naluluha talaga ako. So yun, yun yung ending. Ganun yung emotions namin. Tapos sinabi ako agad si Mami na, Mami, pag natapos ka, pakichat mo ako ha. Kailangan ko ng kausap. Chinat ko kagad si Sai. Hindi ko chinat kasi kinalma ko muna yung sarili ko. Pero wala rin. Buhay lang yung ulit nung nag-message ako na sabi ko hindi ko kaya yung ending. Hindi ko din kaya. Pero si Sai yung message ko. Sabi ko kay Sai, sabi ko, wait, namatay si Gidlat. Sabi niya, oh, yun, hindi daw niya sinabi sa akin kasi maging yung spoiler. Hindi ko talaga kaya. Anyway, so yun. Kung hindi niya pa nabasa, tapos nandito pa rin kayo, sorry, na-spoil na kayo, pero hello. Hello sa inyo. Yun lang, pero again, as I've said, sinabi ni Ina kanina na, na-redeem naman kahit papano sa dulo, kasi, si Jolina, she found ulit something na will give her, you know, the same joy. Although, hindi naman nare-replace talaga ang aso kahit ilang beses ka pa magpalit ng aso sa buong buhay mo. Hindi naman sila replaceable. So, nagkaroon lang siguro ng konting redeemable factors for me. Na kaya hindi ako super sad when I finished the book. Hindi lang ako makamove on dun sa part na yun. Pero yung kay Jolina mismo and yung, like, yung whole story, I think it was very was tied in a beautiful way. It's painful, but life. Yeah, so, yun lang. That's it. Last na tayo ng overall rating and your thoughts. Sige, Mami. Alam kong 5 stars ang binigay mo sa book. So, nakita ko sa Twitter. So, overall, what's your overall thoughts? 5 stars yung rating niya and yung overall thoughts ko nasa blog ko, pinost ko. Nagsulat ako ng review about it kasi book stop ko kahapon. Oo nga, Kat, nagcha-choppy ka kanina. Galit sa'yo yung on internet connection. Sorry. Mo. Though nabubuo pero nagcha-chop-chop. Yun. Hindi ko pala nasabi na sobrang special lalo sa akin ng book. Sinabi ko to kay Kat kagabi because in a way, our family believed na sagip yung nangyari sa akin and my dog, my other dog, Case. So, may sakit ako the day he was gone. As in, naniniwala talaga kami, ako actually, kasi sinabi nila sa akin nun, na isipin ko na lang sinagip niya ako. Kasi,
Nagkasakit ako, tapos pagising ko, wala na siya, at magaling na ako. Di ba parang magic or something? Mahaba yung story, sikat na yung nakakaalam. Pero, yung overall thoughts ko na lang with this book. Ang dami kong tinotch na part on my blog. Parang inisa-isa ko na lang doon yung lahat ng nagustuhan ko. Kasi ang dami. Tapos na-realize ko ngayon, habang nag-uusap tayo, hindi ko pa rin pala na-touch lahat. So, ano na lang, my overall thoughts na lang is it's recommended for everyone. I recommend this book not just for kids, but for every person na may puso to read it. Lalo na for Filipinos. Kasi, alam mo yun, though, actually, napapansin we get more Filipino books compared to before, na published in an international field. Pero many times, writers still, there are like some writers that don't get it right. And alam mo yun, kahit masakit sa dibdib natin, minsan kailangan natin sabihin na yung Filipino writer na po, hindi tayo na-represent well. But Gail did it amazingly, sobrang, it touched on our rich culture, in our traditions, in our values, in a way na ramdam na ramdam mo na it's true and real. Tapos, yung lessons na binigay ng book to us, though it is actually meant for kids to learn this lesson, as an adult, magbibit-bit mo rin siya. Sobrang rin siyang madadala. And yun yung concept of forgiveness, of letting go yung ating mga prejudice, di ba? Yung mga prejudgment natin about other people that can, anong ba tawag doon? Nahihinder ng mga natin, first impressions, yung relationship to grow. Tapos, minsan na yung embracing our own thing. Minsan na hindi natin siya nagagawa, which, hinders na relationship to grow. And yun, sinot ko din dun sa blog post ko na parang, what I really enjoyed about this book is dun sa scene in when the typhoon hit, nakita yung strength of the Filipino as a community. Na nakita mo, kasi, let's be honest, with government response, kahit dun sa book, doesn't really come immediately. Kailangan natin fend for ourselves. And dun sa book talagang, diba, sila mismo yung family nila nagtulong-tulong magluto para sa lahat and to work together. Mm-hmm. And kahit minsan it's a bad thing, nagiging bad thing na siya, hindi mo pa rin madedeny yung spirit of the Filipino kahit may mga masamang nangyayari. And overall talaga sobrang, alam mo yun, parang I can write so many things about this book kasi sobrang ako talaga siyang nagustuhan. And considering nung note ni Kat that she loved My Fate According to the Butterfly, sobrang na-excite ako sa next kong book ni Gail na i-explore on how it would give me an experience. Ito nga nagustuhan ko, considering it's lighter daw, di ba, sabi ni Kat. So, paano pa yung yung isang book na So, yun lang, parang sa akin, I'm really recommending this to everyone, pero again, best talaga siya to come in blindly. So, I hope yung iba umalis sila para makuha nila yung full effect ng book. Na surprising. And, for me talaga, I will forever carry yung story nito. Sobrang precious yung story for me. So, I will forever carry it with me. Kasi, grabe, sobrang touching yung story. And, nagustuhan ko yung growth of Jolina as a character. So, sobrang na-happy ako sa buong story. Yung closure for me was perfect. So, yun. Recommending this book to everyone lang. Ito na i-recommend ko lagi for middle grade. For now. Yay! Yeah. That's perfect. Galing. Anyway, bago ko magsalita, okay na ba internet ko? Naglalag ba ba? Okay na lang. Hindi na. Okay. So, ayun. Nung natapos ko tong book na to be honest, I'm not really sure how I feel about it because it's very different to what Gail has written before. So, chinat ko si Sarah, tapos chinat ko din si Ina na parang sabi ko, actually, di ba sinabi ko sa'yo, mami, na actually, hindi ko alam ko yung mas gusto ko, kung may faith ba or itong Sugar and Spice.
Tapos ngayon, because of like the discussions I had with Ina and Sai, and also because of this live show, na-realize ko na mas nagustuhan ko pala yung discussions or the issues that were tackled in Sugar and Spite. Because I've also said this before na yung sa My Fate According to the Butterfly kasi, there was like some instances in the book that it was kind of a little bit mature from like a middle grade perspective. Kasi mas heavy yon, kasi mas heavy yung topics discussed in there. The topics in there are about the politics in the Philippines, what's happening, and also like a lot about the government and yung mga struggles within the society in Metro Manila. Kasi meron pa doon mga issues with transportation. So yung mga ganun, medyo heavy yung topics. Yes. Parang, kaya sabi ko kay Ina, kung nabasa mo yung Patron Saints of Nothing, parang middle grade nun, yung My Fate According to the Butterfly. Parang hindi ko pa rin nababasa. Yun, sinabi nga rin yan. For weekend daw yun, pinaprepare niya. So, ayun. So, parang sa akin pala, ngayon, na-realize ko na I like this one better because of how light it is for middle grade age appropriate. At the same time, it gives you a deeper meaning and it gives you a deeper message, and it has also like a lot of underlying messages. Yung may mga layers siya na hindi man sila sobrang focus ng book, kasi for me feeling ko ang focal plot talaga nito is about the friendship and also like the like how impressions and bullying can change, you know, relationships and a person and all that stuff. So feeling ko kasi talaga the book was the focal plot is the friendship itself. So feeling ko tinakal lang yung ibang societal and political issues surrounding the book. It's not really about that. And unlike dun sa isa niyang book kasi parang ginawang focal plot yon. So yun yung difference niya for me. And although I liked it, but this one I liked better because of how appropriate it is for middle grade. And ayun, hindi ko rin siya makakalimutan ever. Like, si Kidlatod always come in my mind every time I think of a precious dog. Parang yung name ni Kidlat lagi na siyang papasok sa utak ko. Yun yung iniisip ko talaga. So yun, it's also one of my favorite books right now as sa middle grade. After this live show, na-realize ko na favorite ko na pala siyang middle grade book. Parang na-realize ko kung gaano siya ka-precious and kung gaano kaganda yung pagkakasulat sa kanya. And ang saya lang kasi parang second book to ni Gail, but still you will see yung, alam mo yun, yung parang progress or yung, hindi naman improvement eh, kasi magaling yung first book niya. I mean, yung parang nag-level up siya when it comes to like storytelling and writing style. So parang gusto ko, nakita ko yung ganung comparison and I loved it. I really loved it. So yun, and I'm really so excited kung mag-release si Gail ng book sa susunod pang mga taon. Yeah. Kasi parang, they're just so precious. The characters are just so precious because we see ourselves in them. And I think that's what makes it so, so, so special. Kasi representation nila tayo bilang Filipino. So yun, ang ganda lang. So overall, I really loved it and one of my favorite middle grade books up to date. I loved it. I love to say that. Gusto ko yung nakakahanap ako ng favorite middle grade. Oo. May marirecommend ka talaga sa mga tao. Mm-mm. Kaya yun. Yun talaga yung mga pinaka-gustong-gusto ko. Anyway, so speaking of recommendations, last na to before we end this, parang feeling ko ito yung pinaka-mahabang live show ng In Cosmic Dreams. Ang saya. Hindi, it's okay. Kasi napunta na tayo sa kung saan-saan kanina. That's fine. Would you like to recommend some middle grade books para merong mababalikan yung mga viewers na mga naghahanap ng middle grade books? Meron ka bang mga like on top of your mind na gusto mong i-recommend the middle grade for the viewers? Una sa lahat, I have videos recommending middle grade books. Hanapin niyo yun. Yes! Tapos, nasa channel ni Ina. Oo, kasi nagbabasa ako ng middle grade madalas para sundan si Kat and her book club, and minsan kapag may mga audiobooks kasi mas gusto ko audiobook na middle grade. At the top of my mind, I have The Prettiest. Ano kasi to, feminist book. Kung ni-rate sila ng class nila, alam mo yung ginagawang most pretty, yung ganun. So parang at a young age, medyo na ano sila na sinisexualize sila and objectify sila. So three unlikely girls became friends and tried to defend the girls in their class. So sobrang ganda na enjoy ko siya. Kasi para siyang younger version ng Moxie, yung movie and the book. So yun, very feminist book siya. And then, ano pa ba yung last na nagbasa ko? Yung Once Upon an Eve, kasi 15 different stories yun.
ng mga Muslim children. So, pwede niyo siya actually i-read for that, ano, ay for the Asian readathon or readathon, sa mga Asian Asian authors, pwede siya doon kasi Asian author book siya. And actually, yung Brother's Keeper, i-recommend ko yun. And dahil babasahin nila at yun. Basahin niyo yeah. na yun. By, ano, yeah. Julie Lee. And, mayroon pa akong isang nagustuhan na forgot ko na. Wait lang. Hindi ko na maalala. So, for now, siguro, yun na lang muna. Yun na lang muna ang tatlong yun. Kasi hindi ko na maalala yung iba. Basta panoorin niyo na lang yung video kasi ang dami kong nabasa for last month. True. True. Kasi ginawa niya yung middle grade March, which hindi ko siya nagawa. Pero ang fun, gusto ko yung video na yun. One of my favorite video of yours, by the way. So, nasa channel niya, go ahead, check it out. Mayroon mga recommendations siya ng middle grade. So, yun. Brother's Keeper for next month. Yun lang yung muna yung sabihin ko. Basahin niyo po, Brother's Keeper. I don't think that it's available locally here in the Philippines. Oh, pero I think it's available sa audiobook. Sinabi ni Ina kanina. Yun, Brother's Keeper by Julie Lee. Pasok din sa mga prompts ng Stan Asian Authors Child Asian Readathon. Go nyo na yun. Tapos, ano pa ba? Ayun, live show namin sa Three Hosts will be on May 9. That is for The Dragon of Jin Sayeng. Kasama kasi kami sa tour. So, kailangan naman ako din. Oh my God, let's suffer all together. So, yun. Ano pa ba? So, yun lang for now. Thank you so much, Ina, for agreeing thank to this. Pa. Thank you sa mga nagstay. Si Sai, mabilis lang, 5 stars si Kath, 4 stars. Tapos yung pinsan ko nandito pa rin siya. 5 stars daw para sa vlog natin. Thank you. So, yan. Thank you so much. I hope you guys enjoyed this live show. Nag-enjoy ako sobra kasi pinag-usapan natin lahat ng tungkol sa pagiging Pilipino. Salamat sa mga nag-stay. Nabasa nyo man o hindi yung libro. Thank you so much for staying. And hopefully, basahin nyo kung hindi pa. It's out. It's available in full ebook. Magbili na kayo habang may stocks pa kasi mabilis maubusan ng stocks si Gail. So, mabilis mawala yung stocks ng books ni Gail sa Philippines. So, yeah. Get it na. Grab it na nasa Shopee. Gusto nyo ba ilink ko pa sa inyo mamaya? So, muna sa kanila. Lilink ko later dyan sa chat box. Ay, mali. Sa comment section pala. Ayun. Thank you and hope to see you next month. Dalawa live shows sa Three Hosts tsaka In Cosmic Dreams next month. Yan. Mami, meron ka bang live shows na parating or anything na gusto mong i-plug? Pero if you're interested also in joining a historical romance book club, I have one. It's in Petticoat. So please message me. Medyo malayo yun sa middle grade. Historical romance naman. Ganyan ka ka-wide reader, mami. Lahat ng... Ayoko talaga nang... Ayoko ma-stuck sa isang genre kasi nabu-burn out ako, promise. Kapag kaya nag-iba-iba tayo. And ayun lang... Ang ipa-plug ko is Army the Thon. Alam nyo, guys, hindi ako fan ng BTS. And oh my God! Hindi ako fan ng anything K-pop. Yun. Wala akong ng exposure to it. Siguro casual listener lang. But I will join kasi ang nakaka-excite yung prom. So I hope you guys will join too. Thank you so much. That's closest I will ever get to BTS. So, oh my God, it's okay. Wala mo makonvert ako. Salamat, hindi ko talaga expect. Anyway, nakalimut ako i-plug na sarili ko rin ito. Sorry, pasensya na kayo. Anyway, si Kat pala, meron din silang readathon. So, in May, guys, na-post ko na to sa Instagram ko at sa Twitter ko, pero in May, may tatlong readathon, si Cindy of Asia, Asian Readathon, so, may mga prompts and challenges din siya. Punta kayo sa video niya. Alam ko naman kalala niyo siya. Tapos, yeah. si Kat at saka si Eunice of Nerdy Talks Book Blog, they have the Stan Asian authors, readathon din yon. So, meron din silang challenges, but it's most likely, basta magbasa ka ng Asian authors for the whole month of May. Ganun lang siya. And then lastly, of course, may readathon for BTS. Actually, nung binaplano ko yung readathon, hindi ko inisip na may sasali na hindi fan ng BTS. I'm not thinking, isip ko, siguro mga 5 yung sasali yung mga mutuals ko sa Twitter. Feeling ko ganun yung mangyayari. Pero it ended up something that is bigger than I thought. So, thank you so much for your support. Salamat yung mga nagsistay ngayon na magjo-join ng Army Dathon. Maraming salamat po. Sorry, I really, really appreciate it. It's gonna start
start on May 1. I'm so excited and marami pa akong i-share sa inyo. So, yun lang. Tapusin na natin to and then let's have dinner kasi iba kami nagdi-dinner. Thank you. Thank you, Ina. Thank you, guys. For staying hanggang sa susunod. Bye! Bye-bye, guys. And continue muna yung live. Bye!